What's up, Mapalangga? Thank you so much for watching this video. It's Megan JP and welcome to the Diary Nilangga YouTube channel. If this is your first time watching our video, here in our channel, we're giving contents for self-improvement, life tips and tricks, and helpful reviews. And for today's video, Mapalangga, I will share to you my review and also my experiences with our recent Siargao Travel. So I'll answer some questions about magkano nga ba yung mga nagastos namin, ano nga ba yung mga experiences namin doon, what are the things that we learned from our travel that will help you sa mga palinggan natin siya na nagbabalak na mag-travel din sa Siargao. So if you're interested, please keep on watching. Now, let's start first with plane tickets. So, basically, mga palangga, every time na magta-travel kami through plane, so, nagbubook talaga ako ng plane tickets 3 months before the travel para mas early kasi pag that time, mas mura pa yung ticket. Tsaka may mga option pa, may mga sales na ticket na pwede ko ma-take advantage. So, nagbook agad ako early, 3 months ahead. May dalawa pa lang option kapag magta-travel ka sa Siargao. So, there are 2 options for the plane. So, it's either Manila, especially pag galing ka na Manila. So, Manila directly to Siargao. At yung pangalawang option naman is with connecting flights, which is Manila to Cebu and then Cebu to Siargao. So, dalawa yung sasakyan. So, ang pinili namin yung with connecting flights kasi during the time, mga palangga, yung cost ng plane tickets kapag direct from Manila to Siargao, it's more than 10,000 pesos. Round trip na rin naman siya. And then, yung with connecting flights naman is around 8,000 pesos. Back and forth na rin naman siya. So, yun yung may connecting flights. At dahil nga mas cheaper yung may connecting flights, so, yun yung pinili namin that time. And based from our experiences, mga palangga, sobrang nakakabagot yung napili namin, yung may connecting flights. Kasi it took so much of our time, waiting. So, nagantay na kami sa unang airport. Tapos, pupunta pa ulit kami sa isa pang airport para mag-untay pa uli. So, nakakabagot yung pag-aantay niya. It was for about 10 hours sa kakaantay sa pag-travel. So, sobrang tagal ng travel namin dahil doon. So, if I were you, mga palangga, if you'll travel to Siargao, I recommend na wag na kayong mag-connecting flights. Mag-direct na lang kayo from Manila to Siargao as much as possible kung available pa siya. And I still do recommend din naman, mga palangga, that you have to book early. Much better pa din 3 months ahead para available pa talaga yung dates na gusto nyo. I mean, may seat pa, diba? May option pa kayo to take advantage for that direct flight. So again, based from our learnings, mga palangga, as much as possible, much better pa rin talaga yung direct flight compared dun sa may connecting flights. It will save so much of your time, it will save energy, it will save effort, diba? Hindi nakakabagot, at saka less na yung pag-aantay. So, alam mo yun, you're going to travel, that means you're going to unwind, you're going to relax. So, may stress lang kapag dun sa mga with connecting flights. So, dun na kayo sa may direct flight na talaga from Manila to Siargao. But same with plane tickets, mga palangga, we book our accommodation 3 months ahead before our travel. So, di bale, before talaga kapag nagbubuka ako ng accommodation, sa Agoda app talaga ako naghahanap ng mga hostel or ng mga hotel for accommodation. But that time, mga palangga, we book our accommodation directly dun sa official website ng hostel kasi it looks like mas mura siya with direct compared dun sa Agoda. I'm not really sure with other hostel. But yeah, that time, mga palangga, mas feel ko mas mura yung sa official website. So, nag-message ako sa kanila and natuwa din kami, mga palangga, dun sa dorm na in-offer nila that costs only 600 pesos, which is much cheaper. 600 pesos per night na siya. Yun nga lang, para siyang capsule yung style nung dorm nila. So, yun na yung pinili namin kasi mas mura siya. And dahil 4 nights kami, 5 days and 4 nights, so we spent total of 2,400 pesos dun sa accommodation. And by the way, nagbook kami sa Tropical Temple. And with that one, mga palangga, we realized na good lang talaga siya for a solo traveler. Kasi sobrang liit lang ng space. At saka, alam mo yun, limited lang yung privacy mo, maliit lang yung space, ang hirap gumalaw. Tapos bawal maingay kasi may mga katabi ka pa mga natutulog din sa mga kabilang capsule. So, ayun, sobrang limited lang ng space, mga palangga. Kaya I recommend it for those solo travelers. Pero kung may mga kasama kayo, meron din namang ino-offer is si
tropical temple, yung mga room, yung mga deluxe room, ganyan. So, I recommend na mag-room na lang kayo kapag may mga kasama kayo. And another thing that we realized, mga palangga, is mas maganda pa rin talaga na mag-book ng mga hostel or accommodation doon na mismo sa bayan ng General Luna. Kasi yung tropical temple, although nasa General Luna siya, mga palangga, medyo malayo-layo pa siya doon sa mga, alam mo yung mga sikat na establishments na mga kainan or restaurants. So, medyo malayo-layo pa siya. Like, around 15 minutes na biyahe, ganun. So, dahil malayo kami, so sobrang napagastos pa kami sa pamasahe kasi like kami kailangan namin mamasahe sa mga kanyang tricycle kapag kakain kami, uuwi, ganun. So, medyo napagastos kami dahil sa pamasahe. Kaya I recommend na kapag magbubuka kayo ng accommodation, doon na mismo directly sa bayan ng General Luna para hindi na kayo sasakay pa ng tricycle, hindi na kayo masyadong lalayo pa sa accommodation, pwede nyo lang lakarin. So, I suggest doon na lang talaga mag-check kayo ng mga hostel na doon na mismo sa bayan ng General Luna. And the next thing is yung motorbike rental. So, may madami doon mga nagpaparent mga palangga ng motor. Roughly around 400 pesos a day. So, within 24 hours man siya magagamit. Yun yan mga palangga, hindi kami nakapag-rent kasi karamihan sa kanila, they require us driver's license para makapag-rent. Eh, dahil wala kami driver's license, so hindi kami pinayagan mag-rent ng motor. Kaya wala kaming choice, puro tricycle na lang kami. Kapag every time nalalabas kami, or may pupuntahan kami, so yun, wala kaming choice kundi mag-tricycle na lang kasi wala kaming driver's license. So if you have driver's license, mga palangga, it's okay na mag-book kayo ng accommodation sa medyo malayo-layo. Kasi may option naman kayo mag-rent ng motor, diba? Para, ayun, mas mura siya. Para sa amin, mas mura yung may motor ka kasi nga, pwede ka makapunta sa mga places na gusto mo, pwede kang kumain sa mga places na gusto mo na hindi ba masyadong mas malaki yung charge, may enjoy nyo pa. So, I recommend na mag-rent lang kayo ng motor kung may driver's license kayo. Tsaka, okay lang din na mag-book kayo ng accommodation dahil sa medyo malayo-layo sa bayan ng General Luna kasi may motor naman kayo. Pero kung wala kayong motor, same kayo katulad sa amin. So, I recommend na lang din talaga kayo sa may bayan ng General Luna para hindi na rin kayo masyadong gumastos pa sa pamasahe. Pwede nyo na lang siya lakarin just in case. Now, let's talk about naman sa mga tours. Sa tours naman, mga palangga, nag-book din kami sa Facebook, sa MC Travel and Tour. So, nag-book kami doon, mga palangga. Di ba, dalawang tour package yung in-avail namin, which is yung sa Houghton Cove, at saka yung island hopping nila. That kasama na rin yung lunch doon, mga palangga, with those tours. So, we book it in Facebook, mga palangga. Nag-advance payment lang kami. I think 500 pesos each pre-advance payment. Tapos doon namin binayaran yung full doon sa Siargao na. They also offer land tour, mga palangga. Pero what we did, mga palangga, kasi medyo busy kami with our third day, instead of availing their land tour kasi whole day yun. And nag-hire na lang kami ng motor, pati si kaya driver. So, tinour na lang kami with those places na pwede naming bisitahin, pwede naming puntahan. And we spent total of 2,500 pesos. 2 packs na rin yun. So, if ayaw nyo naman mag-book ng tours, mga palangga, pwede naman kayo mag-book directly na dun sa Siargao. So, pagdating nyo yung Siargao, may mga nag-offer naman mga tour packages dun. So, pwede na rin naman kayo dun mag-book. And also for accommodation, di naman nagre-require na dapat may accommodation ka na bago ka pumunta ng Siargao. Unlike before, na may mga requirements talaga. Madami sila mga foods ng mga palangga na masasarap, yung mga kainan nila dun, mga restaurants. So, di bali, trinay namin yung mga just nung ka-workmate ni Arvin, yung mga restaurants doon, like yung Corvada, yung White Bird Coffee, yung Hermit, yung Yasi. So, trinay namin yung mga recommended restaurants. And so far, masarap naman talaga mga pagkain nila, mga palangga. Yun nga lang, medyo pricey yung mga cost ng mga pagkain doon. Roughly around 300 pesos per meal, ganun. So, ganun nag-arrange. May mga karinderya din naman doon na may mga mas mura, pero karamihan kasi din mga restaurants din talaga and much expensive talaga pagdating sa food. And now let's talk about naman with learnings and realization. Now kung tatanungin nyo ako, mga palangga, anong mas maganda, kung DIY ba or availing tour packages? For me, mga palangga, kapag magta-travel kayo ng Siargao, especially kung first time nyo, I recommend yung tour packages na kasi alam nyo yun, hindi masyadong ma-effort kung kapag saan ka pa kakain. Kasi may mga tour packages na kompleto na lahat.
may kasama ng food, sila na mag-aanap sa'yo, mag-aasikaso sa'yo, ganun. Pero pag DIY kasi, di ba, parang nag-explore ka pa lang, alam mo yun, may spend mo yung time, talaga mag-effort ka talaga para ma-explore mo yung mga meron doon, kasi nga nasa DIY ka. So, okay naman yung DIY kasi nga, you have the option, you have the freedom to use your time. Pero yun nga lang, napupunta nga lang dun sa mga sa mga effort na sa kaka-explore. So, kapag first timer nyo mapalang, first time nyo makapag-travel sa isang lugar na hindi nyo pa napag-travelan before, so I recommend mag-avail na lang kayo ng tour packages. Pero kapag second time yun na, tsaka medyo familiar na kayo sa lugar na pagta-travelan nyo, ta-travelan. So, that's the time I recommend the DIY para may option kayo to customize or also to visit yung mga places na gusto nyo talagang puntahan o mag-spend ng time na matagalan. So, that's the time I recommend DIY. Siguro kayo ko-compute ko lahat na nag-assist namin for 4 nights and 5 days, including mga plane tickets, yung accommodations and tours, at saka yung mga food expenses namin namin doon. Siguro more than 20,000 pesos at DIY yon. So, sobrang expensive talaga pag DIY kasi nga nag-explore ka pa, mapapagastos ka, ma-effort, ganun. Pero yun yan, na-realize namin mapalangga. Siguro in the next future travels namin, kapag magta-travel kami for a certain place na hindi kami familiar, so I think much better nga na magbubuk na kami ng tour packages para wala na masyadong alalahanin, less effort, diba? Yung tipong i-enjoy mo na lang yung time mo with the flow of the packages or nung tour. So, yun yung one thing that I learned with that tour. May mga tour packages din kasi mapalangga with Siargao na mas mura compared dun sa DIY, diba? So, I recommend mag-check kayo sa mga Facebook. Make sure that legit tours, traveling tours yung e-check nyo mapalangga, which is full packages na, kasama na lahat. Diba? Nakasama, mas makakamura pa kayo. So, that's it for now, mapalangga. Thank you so much for watching this video. I hope this video gave you an idea about things you need to consider, especially if you're planning to travel in Siargao. Things you need to know. If ano nga ba yung kailangan natin consider. So, I hope this video gave you an idea at nakatulong sa inyo, mapalangga. If you do, please give this video a thumbs up. At kung may gusto kayong share anything that you would like to share, don't hesitate to comment below. And if you're new to our channel, please don't forget to hit the subscribe button and hit the bell notification button then para updated kayo every time that we release a new video. Thank you so much guys for watching. By the way, I created a playlist with our Siargao Travel blog. So if you haven't watched some of those videos, be sure to visit our channel. Look for Siargao under playlist. And nandun na yung mga vlogs namin with Sahaton, with Island Hopping, with our day tour, our land tour, and also yung mga travel namin for plane. So, that's it for now guys. As always, thank you so much for watching our videos. Hoping you guys have a great day and have a great life. And I'll see you soon. Bye!